What's up, everyone? For this episode, tatalakayin natin ang importance ng trading analysis. In preparation to para sa next episode na trading analysis. Sa trading, mapa-stocks, crypto, forex, commodities, na-analyze natin kung kailan papasok at kailan lalabas ang investment. So for this episode, focus muna tayo kung ano ba ang makukuha natin kapag gumamit na tayo ng trading analysis. So 3 minutes starts now. Unang-una na dyan, independent. Hindi ka naasa sa iba kung kailan mo ba dapat ipasok at ilabas ang investment mo. Marami dyan, pinopromote lang nila yung hawak nilang crypto or stocks. Hiya! Pangalawa, reduce risk of greater loss or maximize profits. Malalaman natin kung kailan nagiging delikado at kailan nagiging mas safe ang pagpasok ng investment. At the same time, since nagkaroon ka ng magandang entry, chances are mamamaximize mo ang profits or ang pwede mong kitain sa investment mo. Lahat ng investment ay may risk na malugi, negosyo, pagbili ng bahay, trading. Scam na lang kung sabihin nila sobrang safe at kikita ka pa 100%. Walang easy money. Sa negosyo, di mo alam yung pinasok mong business, di mo pa ma-maintain yung quality ng products. Lugi! Pag bumili ka ng bahay, di mo in-analyze na hindi pala sapat ang panghulog mo monthly. Babawiin din sa iyo ang bahay. Lugi! Sa trading, in-invest mo ang pera mo sa company or crypto na low performer. Ending, babagsak ang value ng capital mo. Lugi! Pero kapag inaral mo isang bagay, re-rewardan ka ng higher returns or kita ng makapagpalago ng pera mo. Sa local banks, bibigyan ka ng interest rate around 2-3% and malakas na yon yearly. Sa iba, mas mababa pa. Ano ngayon ang problema rito? Ang problema, inflation rate or ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay pumapalo ng 5% or minsan mas mataas pa. Kung ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay mas mabilis kaysa sa paglago ng pera mo, ang kalalabasan, unti-unting nalulusaw ang pera mo sa banko. Halimbawa, dati makakabili ka ng isa't kalating kilo ng bigas sa halagang 30 pesos. Ngayon, isang kilo na lang ang mabibili mo sa halagang 30 pesos or baka sa susunod, mas onti pa. Sa opinion ko, I see bank savings as a safe or secured place para sa pera. Pero kung ang paglago ang hanap mo, negative 1% to negative 3% dahil sa inflation. Pinapayaman mo lang ang banko mo dahil yung perang pinapatago mo sa kanila, ini-invest lang din nila sa stocks or sa business. Sila pa ngayon ang kikita. Bakit na instead na banko ang makinabang, yung sarili natin ang payamanin natin at mag-invest tayo sa sarili natin. Ito ang advantage ng pag-invest. That's it! Ngayon, alam na natin ang importance ng investing and analyzing. Coach time, coach money. Coach time, sabi ni Carlos Slim, op. Mali na naman yung nilalagay mong picture, no? Okay. Sabi ni Carlos Slim, isang napakayamang businessman, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Di lang investing sa stocks, pwede din sa bahay, business, or kahit sa insurance. Pag nag-invest ka ngayon, someday, magpapa-thank you ka sa sarili mo pag nagbunga ang investments mo. Naiyak na ako ngayon. Hanggang doon muna, like and subscribe at sa susunod na episode, alamin naman natin kung paano mag-analyze ng trade. Hanggang sa susunod, paalam!